Virtual engagements ni OMB tuloy-tuloy. Liyangga Massacre, kinundin na ng IFI. Ang gabing ito ay alay para sa panalangin ng midwifing ng prophets sa Mindanao, sinimulan na. IFI 119th Anniversary, pinaghahandaan na. Ito at ang iba pang balita dito lang sa Now Testament. Mga balitang sumasalamin sa kalagayan ng simbahan at lipunan sa kasalukuyan. Magandang araw po sa ating lahat. Para sa ating unang balita, sa lalo pang pagbuti ng kalagayan ng kalusugan ng ating Obispo Maximo Rie M. Timbang, tuloy-tuloy na ang kanyang engagements online magmula sa regular IFI program online, meetings, mapanational at international engagements. Pakinggan ang ulat mula sa National Program Officer assigned to the Obispo Maximo, the Very Reverend Ramil Aguilar. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang kagalakan sa akin na makapagbahagi sa inyo ng ilang mga undertakings na kinapalooban ng ating Obispo Maximo sa mga nagdaang araw at linggo. Pero una, ang pinakamagandang balita sa atin ay nakatapos na ang ating Obispo Maximo sa kanyang second dose ng vaccination sa COVID. At mahalaga ito sapagkat ibig sabihin ay mas maganda yung hinaharap natin sa usapin ng kalakasan at kalusugan ng ating Obispo Maximo and making him more stronger at resilient laban sa virus. Ibig sabihin din ito, mas may intensify na ng ating Obispo Maximo yung kanyang gawain, yung kanyang patuloy na gawain para sa simbahan. Katunayan nito, ilang mga series of online meetings, tuloy-tuloy yung mga online meetings na dinaluhan at pinangunahan din ng ating Obispo Maximo. In fact, last Saturday ay ginather ng ating Obispo Maximo yung mga overseas chaplain, those who are based in Europe and in Germany, also in UK. At doon ay nakapagbahagi yung ating mga chaplains ng kanilang kalagayan, nag-share ng kanilang mga undertakings. At the same time, they have also welcomed a new chaplain who will be serving in Casablanca as locum chaplain. At kasabay nito, yung nasabing IFI chaplain o itong pari natin ay nag-undergo ng pre-sending orientation at kung saan ay bahagi ito ng paghahanda sa kanya at pagkukomisyon ng ating Obispo Maximo sa kanyang gagawing pagmimisyon sa Ibayong Dagat upang makapaglingkod doon sa mga Pilipino na nasa Ibayong Dagat, partikular sa Casablanca at sa Rabat sa Morocco. Saksihan natin ngayon ang pagtatalaga at pagpapadala kay Reverendo Virgilio Fernandez Jr. bilang kapilian ng ating simbahan para sa Ibayong Dagat upang paglingkuran ang mga overseas Filipino migrant workers, Filipino communities, at iba pang ethnic at minority groups kasama ang Anglican community sa bansang Morocco sa loob ng istruktura ng concordat relations sa pagitan ng Church of England at ng ating simbahan ng Iglesia Filipina Independiente, partikular sa ilalim ng mekanismo ng partnership ng Anglican Diocese in Europe, United Society Partners in the Gospel, at Obispado Maximo na nakabase sa parokya ng Casablanca. Kaya tinatawag ko ngayon dito sa harapan si Reverendo Virgilio Fernandez Jr. upang tanggapin ang kanyang pagtatalaga at pagpapadala. Nakadalo din ang ating Obispo Maximo sa International Old Catholic Bishops Conference that was just held nitong 22 and 23 of June, na kung saan ang Obispo Maximo ay nabigyan din ng pagkakataon upang makapagbahagi ng mga kaganapan
dito sa ating bansa at particular sa kaganapan sa ating simbahan sa gitna ng pandemya. Pinapakita dito yung tuloy-tuloy na active na participation ng ating Obispo Maximo at paggampan sa kanyang tungkulin bilang Obispo Maximo. In fact, regular yung kanyang pagdalo doon sa Monday fellowship ng staff wherein the Obispo Maximo was able to get updates dun sa mga gawain ng lahat ng staff sa office. So, patuloy natin na ipanalangin pa rin yung pag-improve din ng health ng ating Obispo Maximo upang yung kanyang gawain bilang leader ng simbahan ay magpatuloy. Uli po sa inyong lahat, magandang hapon. Noong June 21, sinimula ng pagpaplano para sa midwifing ng Program Prophet sa Mindanao para sa pagsusulong ng karapatan ng mga katutubong lumad. Pinangunahan ang nasabing gawain ng National Program Coordinator, Very Reverend Christopher Ablon, katuwang ang Project Prophet Staff, Prophets Visayas, Abundant Life Program Coordinator, na dinaluhan naman ng Mindanao Bishop Conference Chair, Right Reverend Romeo Tagud, at mga kinatawan mula sa Union of People's Lawyers in Mindanao at Kalumaran. Aprobado na ng Mindanao Bishops Conference ang nasabing proyekto at nagbigay ng 6 na buwan na midwifing period kung saan isasaayos ang pagtatalaga ng personnel, pagtatatag ng transparency at accountability, pagtatatakda ng local counterpart at sustainability plan. Napakasaya po natin sa IFI Project Prophet Program bilang isa sa mga staff nito. Sa kadahilanan, ito ay naaprubahan ng Mindanao Bishop Conference ang proyektong ito upang makapagpaluwal ng human dignity test sa naturang lugar nang sa gayon tayo ay makatugon sa pangangailangan ng ating mga kapatid na kagumaran na isa sa mga kadalasang nabibiktima sa paglabag ng karapatang pantao. Lubos din akong nasisiyahan dahil sa ugnayan ng MINBISCON at ng United People's Lawyers in Mindanao at ng Kalumaran upang lalong mapaigting ang pagtatanggol sa karapatang pantao. Ang Project Prophets ay human rights program ng IFI katuwang ang Evangelical Lutheran Church of North Germany. Nitong nakaraang Hunyo 18, ginanap ang isang misa requiem sa pambansang katedral para kay Jesus Alegre, 75 taong gulang, pumanaw na bilanggong politikal. Ito ay pinangunahan ni Reverend Junito Cabillas, Reverend Eravilla Cabillas, pari mula sa Diocese of Greater Manila Area, at ni Reverend Eileen Aguilar, Junior Canon ng Pambansang Katedral. Sa sermon ni Reverend Junito, inalala nito ang buhay at gawaing paglilingkod ni Jesus Alegre bilang simpleng tao na nagsusulong ng kapakanan ng mga magsasaka. Inalala rin nito ang mahigit 16 na taong pagkakakulong niya at kanyang pamilya dahil sa mga gawa-gawang kaso. Kasama din sa misang ito ang kanyang asawa na si Moret, 74 na taong gulang, at anak na si Selman Alegre, 47 gulang, na kapwa mga bilanggong politikal na mahigit 16 na taong hindi rin nagkita. Si Jesus Alegre ay kabilang din sa prison ministry ng Iglesia Filipina Independiente sa maximum security compound ng New Bilibid Prison bilang isang choir. Bilang pagkondina sa nangyaring massacre nitong June 15, kasalukuyang taon sa mga lumad ng Liangga, Surigao del Sur, dinaluhan ng IFI Abundant Life Program ang isang protesta noong June 17 sa harap ng Komisyon ng Karapatang Pantao. Isinagawa rin ng Abundant Life Program ang isang virtual candle lighting rally noong June 19 kung saan nagbigay ng pahayag ang ALP Program Officer na si Christy May Kimno at iba pang manggagawa ng simbahan na may kaugnayan sa ministriya ng mga lumad. Kinukundina natin ang brutal na pagpaslang na ito sa mga kapatid nating lumad. Walang sinuman ang pwedeng kumitil ng buhay ng tao. Bilang mga taong simbahan, we are stewards of God's creation and we are responsible of the lives and dignity of the human being.
Sa isang Facebook post naman, nagbigay ng maiksing pahayag at kinuntina ng Obispo Maximo Riem Timbang ang nasabing masaker. Puspusan na ang paghahanda ng preparation team mula sa program office ng Obispado Maximo para sa pagdiriwang ng 119th anibersaryo ng pagkakatatag ng ating simbahan na gaganapin mismo sa August 3, Martes. Sa pahayag ng National Program Officer na si Very Reverend Jennifer Hamyas Corpus, tinalakay nito ang paghahanda at ilang panawagan para sa pagdiriwang ng ating anibersaryo. Nagbigay din siya ng ilang pasilip sa nasabing pagdiriwang. Preparations natin ngayon ay pina-finalize na yung theme for our 119th proclamation anniversary. So maghapon hanggang gabi po yung activity natin sa August 3, 2021 and that's Tuesday. We're calling all the dioceses para mag-submit ng atin pong 1 entry ng IFI original songs composed by syempre mga IFI na mga composers po natin kagaya ni na Reverend Mario Quince, Samuel Galatera, kina Aldem Yanez, kina Mark Lihinyo, yung mga composers and the local composers. Inaangyayahan naman po ang ating mga kasapi na patuloy na sumubaybay sa ating mga official social media sites and accounts para sa mga opisyal na pahayag ukol sa nasabing gawain. Sa kabila ng patuloy na hinaharap na balakid at mga limitasyon dulot ng pandemya, hindi kailanman nagpatinag ang simbahan sa pagpapatuloy at pagpapalago ng gawain at misyon. Sa katunayan, noong Hunyo 21 ng taong ito, isinagawa ang peace session sa mga miyembro ng Konseho ng Pambansang Katedral at mga lider ng iba't ibang sektor nito. Ang virtual na pagtitipon na ito ay dinaluhan ng 15 miyembro ng NC Council at sectoral leaders na masaya at masigasig na nakikinig sa binigay na orientasyon. Sa kabilang dako naman, pinangunahan ng ating Obispo Maximo Riem Timbang kasama ng Obispado Maximo Program staff ang pagbibigay ng orientasyon. Kabilang din sa peace sessions na ito ay ang Session 2, A Closer Look to IFI ng Diocese of Cagayan de Oro nitong June 22, Martes ng hapon. At Session 1, Peace Consultation ng Diocese of Libertad nitong Miyerkules alas 2 ng hapon, Hunyo 23 na dinaluhan ng mga kaparian at pamunuan ng mga laiko. Umaasa ang simbahan na sa pamamagitan ng isinagawang peace session, hindi lang sa Pambansang Katedral, kundi maging sa iba't iba pang mga dioceses ng simbahan, ay mas mapalalim at mapalawid ang kaalaman patungkol sa paglilingkod at mas mapag-alab ang kalooban na mag-aral at maglingkod para sa Diyos at bayan. At para naman sa kasalukuyang bilang ng mga biktima ng COVID-19, narito ang ulat. Narito naman ang talaan ng mga susunod nating gawain at pagdiriwang. At ito ang balitang aming nakalap. Mga balitang sumasalamin sa kalagayan ng simbahan at lipunan sa kasalukuyan. Muli, ako po si Patrick Joshua Santos. Ako po si Maria Normie Sardenia. At ito ang Now Testament.